pag pala nakafocus ka sa ganun lang muna, lumili ka muna ng isa o dalawang streams of income. Then, focus on that. Okay? So, yun muna yung pagtuunan mo ng pansin. Yung time mo, effort mo, yung planning mo, nandun lang muna siya, you can hit your target, your financial target. Alright, so Positive Day Gdivers, this is Dr. GGD Sunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng Gdivers natin. And super star po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo po yung Dr. GGD Sunga. And sa lahat ng magkasumag po sa atin or business consultation or if you want to advertise your business, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. GGD Sunga. Alright, so pag-usapan natin how to hit your target income. So, sa lahat ng mga nag-target ng income, kahit anong season, sa panahon man ng buhay natin, ano man nangyayari sa paligid natin, so you can still have a target income. Okay? So, hindi man ngayong month na to, so next month, or you can start now. Kasi, alam nyo itong target po namin na to ng aking group. Eh, tinarget namin siya, kailan lang eh? Ito, 2 weeks ago. Yeah, 2 weeks ago. Pero, itong last week, so, na-hit na namin and more than our income target, okay? So, imagine what's happening right now, nakapag-target pa kami. At na-hit pa namin yon and more than that, alright? So, ano ba yung tips? Ito, I'll be giving four tips na makatulong sa atin. Naisip ko lang, na-realize ko na walang pinipiling panahon pag meron kang gustong gawin sa buhay mo. If you want to change your life, if you want to improve your life, if you want to change your income, if you want to improve your income, pwede yan at any given time in our life and in our situation, okay? Alright, so number one, ang naging sikreto ay mag-coffee tayo, mga Gdivers, para habang nagsasalita si Doc, nakapagsulat din kayo, nakapag-relax kayo. Or you pwede din mag-green tea tayo, yung ating mga health wellness package. So, open na po tayo. We're looking for resellers sa lahat mga gusto maging provincial distributor ng aming mga bag of wellness products. Yan, a bag of wellness products. So, message lang po ay sa akin. Salamat kay Ma'am Allen. Also, please subscribe sa kanyang YouTube channel, nandiyan lang sa paligid. Okay? Alright, so, ito yung naging focus namin. Okay. Number one, ito. Binigay ko na yung first word. Na-hit namin or na-hit ko yung income target ko because I only focus on 3 streams of income. Okay, so let me explain. Before kasi nangyari ito, itong lockdown, bago naganap lahat ito, I'm so very busy. So busy tayo sa multiple sources of income. Alright, so, and I'm also busy having meeting. So meeting sa Bulacan, meeting sa Pampanga, meeting sa Bataan, meeting sa Manila. So I just realized, ang daming pinupuntahan ng aking 10 hours or minsan 12 hours a day, right? So yung 7 days a week or 6 days lang yan, so nakakalat siya sa iba't ibang streams of income. So okay naman yon, kaya lang ngayon mas nakapag-focus kami sa 3, okay, 3 sources of income lang. So like meron kasi akong semi-passive income talaga, so ito hindi nawawala to, so talagang binibigyan niya ako ng income. So ngayon nakapag focus ako on marketing. So, mas na-market ko siya, na-promote ko siya. Okay? So, yung aking isang semi-passive income. Okay? So, if you want to join that, pwede rin kayo mag-join. And, of course, mas nag-focus tayo ngayon online transaction talaga. So, lahat ngayon, meron tayong e-course, ito dito, coaching. So, online talaga, nag-focus tayo. Alright? So, yun yung aking mga ginawa ngayon. So, pag pala nakafocus ka sa ganun lang muna, lumili ka muna ng isa o dalawang streams of income. Then, focus on that. Okay? So, yun muna yung pagtuunan mo ng pansin. Yung time mo, effort mo, yung planning mo, nandun lang muna siya, you can hit your target. Your financial target. Okay? So, kung medyo marami kang, parang ganito lang yan eh. Minsan di tayo makapag-implement ng business. Kasi ang dami nating iniisip, di ba? Ang daming business ideas running in our mind. Pero pag pumili ka na ng isa, dalawa, yun na, start na. Okay, so if you have several multiple sources of income, like
one time meron akong kino-coach. Ang dami niyang sources of income din eh. So, ilan sila? Marami sila. Mga lima silang ganun eh. Ang sources of income nila, 7, 10, 12, like that. So, sabi ko, mamili lang muna tayo ng tatlo. The rule of three. Okay? So, kung meron kang marami sources of income ngayon, pumili ka ng tatlo. At kung wala naman eh, Doc, wala naman eh. Mag-launch ka ng 1 or 2. Okay? So, focus. Kaya na-hit namin yung target na income ko. Nandito siya sa whiteboard eh. Hindi ko na papakita. Hindi ko na sabihin kung magkano. Pero na-hit namin siya 2 times na. Okay? Alright, so, yun yung ano. Bali, nasa ano na kami. Running, kasi ngayon lang yun eh. So, 2 weeks na okay kami. Alright? So, that's one. Nag-focus lang kami sa 2 to 3 sources of income. Alright? Second tip, okay, how to hit your income target is, nag-add ako ng employee. Yan. So, ito lang yung sinasabi. Maglagay ka na ng team. So, you cannot do everything. You have only 10 hours, 10 working hours. Hindi pa nga eh. Ilang hours meron tayo? 24 hours a day. So, ilang panahon lang dyan yung kaya mong gumawa. Let's say, quality talaga na, yun lang talagang focus mo. I mean, ginagawa mo, work lang talaga. For 6 hours a day. So, ilan lang ma-accomplish mo pag mag-isa ka 6 hours a day? So, unlike kung nag-hire ka ng employee mo, you can multiply the 6 hours. Yun lang ang logic nun. You are buying their time. Buy the time of other people. Yung kasi hindi pa sila nakakaisip kung anong gusto nilang gawin sa buhay. Ako nga, sabi ko, like kasi ngayon ha, meron akong, ang tawag dito, 3 full-time, tapos meron akong 2 part-time, then meron akong 2 on-call. I mean, tinatawag ako sila pag meron akong, may business partner kasi tayo eh. Meron tayong advisor din. So, yan mga taong gumagalaw behind my back. Okay? So, because I can't accomplish all these things. Okay? So, nagkaroon ako ng additional employee. That means, kung ilan yan, 3 full-time, that's 8 hours. So, meron akong additional 24 hours a day. At yung 2 kong part-time, sabihin na lang natin na tigto 2 hours a day na lang nilalaan nila sa akin. So, meron akong 28 additional 28 hours a day. Imagine that. So, gano'ng kadami kaya ko pang gawin. Unlike kung mag-isa ko lang, 8 hours lang. Eh ngayon, plus 24 hours ako, plus 30 hours ako, or 28 hours. Imagine that. So, pag marami kang employee, mas maraming time. So, you can do more marketing. So, mas nakapag-market kami ngayon. Mas nakapag-focus kami sa more, mas maraming follow-up. Nakapag-follow up kami sa mga sales namin, ng mga clients namin na hindi ko napapansin before. So, ngayon, meron na po nag-i-email sa inyo, di ba? Meron nang nag-follow up yung mga online courses namin. By the way, open pa rin ating online course, How to Rockstar Your Life and How to Start Your Scalable Business. So, message lang kayo sa akin. So, meron nang nag-i-email in behalf of me. So, may sumasagot sa inyo mga tanong. So, something like that. So, and more vlogs. Hindi ko naman magagawa lahat yun, mag-edit. So, pagka-like to, edit na nung dalawa na editors ko ngayon kasi meron akong 2 pang YouTube channel. Please subscribe, Christian Warriors at yung I Can Change Project. So, the more employees na meron ka, okay, the more na nagkakaroon ka ng time to market, to follow up, and you are creating more opportunities. Like ako sa YouTube channel ko. So, mas dumami ngayon. Actually, pag yung mga nagtatanong, Dok, magkano ba talaga income sa YouTube channel? It's not that big kasi pabago-bago si YouTube eh, ng computation. But what I'm getting from a YouTube channel is an opportunity. Okay, so, namimit ko kayo, mga clients natin. Like ngayon nga, bago tayong partnership from Japan. So, something like that. So, through my vlogs na ginagawa ng iba, in-edit ng iba, in-upload ng iba, nilalagay ng thumbnail and everything. So, wala na ako iniintindi. So, nagkaroon ako ng more opportunities. So, you create your team. Talagang gano'n, gagastos sa'yo, di ba? No? So, nagbabayad ako, magkano yan pag nagbabayad ako? Like, to malapit na sa kinsenas, magbabayad ako. But it's okay, it's fine, alright? So, hindi pa rin naman tayo nalulugi dun sa pambayad natin, dun sa nagiging income natin, okay? So, try to create your own team, okay? Ngayon pa lang, right? So, next, number 3, na ano namin, okay, na tip on how to hit your income target is nag-improve yung aming services. We improve it. So, lalo nung first time namin nilaunch ang aming online courses. Dahil first time lang, so syempre, di ko kaya lahat yung letter, everything. So, nung nag-hire na ako, dahil may team na ako,
So, nagkaroon na kami ng system. Nabuo na namin yung system. So, pag nag-enroll kayo, you'll be receiving this email. So, pag may client, ganito na gagawin namin. Okay? So, because of that, so, naliligayahan yung aming clients. And I think that's one of the reasons bakit we believe pa sila ng nag-avail sila ng iba namin services. So, meron ba kaming clients like bumili ng e-course namin, then nag-avail ng ibang e-course, tapos nagpa-coach. So, that means nasihan sila. And we're working on that, yung customer relationship namin. Sabi ko sa isa kong team, I was talking to her, so from Manila siya. So, gawin na natin to kasi sabi ko, it's for our relationship sa clients natin. So, we improve our customer relationship. Okay? So, I mean, so nagiging permanent client na natin siya, ayun na, doon natin na-apply yung cross-selling and upselling na tinatawag. So, it's a different topic. Okay? Pero, it helps to hit our target. Yung building good customer relationship. Okay? So, you have to do that. Hindi basta lang nagkakaroon ka ng income, hindi. Sometimes, kahit na may transaction, hindi ka, you are not winning, medyo break-even ka lang, okay lang yon, di ba? So, kasi magiging kliyente mo rin naman siya uli eh. Something like that, okay? So, you have to build a strong relationship, okay? And fourth, why do we hit our income target? Is meron kami office. It's important na meron kang office. Hindi yung wala kang, para kami may headquarters. So, kinonvert ko tong room ko ng home office siya ngayon. So, yung bedroom ko sa kabila. So, actually, meron ding office doon. So, medyo lumalaki na yung pamilya natin eh. So, kung hindi mo pa kaya mag-rent, lalo ngayon, hindi mo na siya advisable mag-rent ka ng office. So, hindi ko muna itutuloy yung Pampanga natin. So, siguro mga few months. Hindi mo natin magkaroon ng vaccine, okay? So, dito muna tayo. Kasi pag meron ang headquarters, tas nandito yung mga empleyado mo, dito na lahat nagkaganap. Nagkakaroon na kayong brainstorming, planning, kasi may mga ideas din ng empleyado mo eh. Igalang mo rin sila. Respetuhin mo din yung kanilang ano, kanilang ideas. Meron din silang si-share. Okay? And, pag nagkaroon kayo ng mga new concept, like ako, yung bago kong mga team ngayon, ang dami nilang ideas eh. So, ina-apply na namin. So, that one of the ways bakit kami nag-hit namin ang target namin. Kasi may ideas sila na in-apply din namin. Okay? And meron kaming headquarters. Pag meron kasing office, parang, eto na. So, mas gaganda yung services nyo, mas magkakaroon kayo ng new plans, parang focus nyo, yun lang, work lang talaga, yung target nyo. I mean, that's the purpose of an office, okay? Alright, so ilan lang yan sa mga ginawa namin. So, na-hit namin target namin, in spite of difficulties, in spite of what's happening, may mga limitations, pero hindi tayo nagpapigil dyan, okay? So, you can do the same, right? Sabi ko nga ngayon, yung mga walang negosyo dati, ngayon, nagkaroon ng negosyo eh. Di ba? So, it's just how you see the situation. Okay? The situation is not easy. It's hard. But you can still have an opportunity and you can still improve your income. Okay? And you can hit your target. Alright? So, kung paano I can help you, just message me. Alright? Okay, so please share this video sa lamang ibigyan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at mula natin buhay. Thank you very much. Delivers, enjoy the rest of the day and let's go, let's go!